Hello mga katakam, ang lulutuin natin is baked meatballs. So, kailangan lang natin ng tomatoes. Ang unang gagawin natin is tomato sauce. Kasi medyo matagal siya gawin. So, papakulo lang tayo ng 3 cups of water. Then, pag kumulo na yung tubig mga katakam, ilagay niyo natin ang ating tomato. So, hiwain lang natin both sides. Ganyan. Then, ilagay na natin lahat. So, lahat yan nakahiwa na po para mabilis tayo. Hintay lang natin kumulo na maghiwalay yung... So, ayan mga katakam. Naghiwalay na yung kanyang balat. Pwede na natin siyang tanggalin. So, mga katakam, ito na siya. Tatanggalin lang natin yung balat. Kailangan mga katakam, pagkatapos nyo pakuluan, kailangan nakaprepare na kayo ng ice bath kasi mainit. Mainit siya hawakan. So ito, naka-ice bath na to. Kaya hindi na siya mainit masyado. So pwede ko na siyang hawakan tsaka hiwain. So hiwain na lang natin ng ganyan, mga small dice. So guys, igigisa na natin ang ating tomato sauce. Maglagay lang tayo ng mga 3 tablespoon na vegetable oil, garlic, onions. Siguro yung onions natin is mga 2 piraso na chop. White onions guys, kailangan mas matamis kasi ang white onion. Hintayin lang natin mag-caramelize ang ating onions. Tsaka natin ilagay yung tomatoes, yung chopped tomatoes natin. So mga katakam, ilalagay na natin ang ating diced tomato. Ilagay na natin ang ating tomato sauce. Mga 1 cup na tomato sauce. Tapos 1/2 cup na tomato paste. Then mag-add lang tayo ng water, siguro mga 1 cup. Then guys, i-season na natin ng salt and pepper. Then guys, lagyan lang natin ng rosemary, dry rosemary. Kung meron kayong fresh, mas maganda. Thyme guys. Then basil, dry basil leaves. Tapos guys, sugar. Kayo na po bahala magtansya kung gaano katamis yung gusto ninyo. Kung gusto niyo po ng mas matamis, okay lang. Kung gusto naman na medyo tama lang, tamang tamis lang, okay lang din. So guys, isimmer lang natin ito. Simmer lang hanggang sa madurog yung tomatoes. So mga katakam, habang nakasimmer ang ating tomato sauce, gagawin na natin ang ating meatballs. So, kailangan lang natin ang 1.5 na ground pork, 1 piece na minced onion, minced carrots, mga 1 piraso lang. Salt, 1 tablespoon na salt. Then 2 teaspoon na pepper. Egg guys, 4 na piraso na eggplant. Tapos flour, mga 1/2 cup lang na flour. Tapos i-mix na natin. So pwede nyo nang kamayin guys para madali. Actually, kinakamay naman talaga ito. Mag-add lang tayo ng flour kasi medyo sagi yung ating mixture. So, guys,
Okay na ang ating meatballs, bibilugin na natin. So kayo na po, tumansya kung gaano kalaking bilog yung gusto ninyo. So guys, habang nang nakachill lang ating meatballs, magagawa muna tayo ng white sauce. So kailangan natin ng butter, melted butter na to, so mga 2 tablespoon. White onion, half lang siya. Tapos bay leaf. Then mga 2 tablespoon na flour, all-purpose flour. Then ilagay na natin ang ating all-purpose cream. Mga 2 cups siguro ng all-purpose cream. Guys, pwede rin kayong gumamit ng fresh milk dito. Pero mas masarap siya pag all-purpose cream. Actually, yung authentic nito is fresh milk talaga. So, natry ko na kasi yung all-purpose cream, kaya mas masarap siya sa ating baked meatballs. So guys, i-season lang natin siya ng salt and then white pepper. So ito na guys, okay na ang ating white sauce. Set aside na natin. So guys, yung ating naka-chilled na meatballs at i-egg flour na natin. So kailangan lang natin ng flour. Mga 2 cups of flour, all-purpose flour. 3 cups or more, mas maganda. Kung marami kayong lulutuin, marami din yung flour na kailangan nyo. Season lang natin siya ng black pepper, ground, at saka salt. Yung tagmo 1 teaspoon lang na salt and pepper. Then halo. Kailangan din natin ng ng egg. Mga 3 pirasong egg. So ganito na lang 'yan, guys. So flour niyo muna yung meatballs. Then lagay sa itlog. Then flour ulit. So guys, pipirituhin na natin ang ating meatballs. So painit lang tayo ng mantika. Kailangan marami para makover yung meatballs. So mga katakam, okay na po ang ating meatballs. So kailangan golden brown lang. Tanggalin na natin. So mga katakam, magpapato na tayo ng ating baked meatballs. So kung meron kayong malaking oven, pwede nyo na pong ipagsama-sama lahat ng mga meatballs na ating nagawa kanina. Ilagay na natin yung ating white sauce. And then yung ating tomato sauce.
Tapos ang ating mozzarella cheese. Or pwede rin yung quick melt na cheese, yung nagme-melt siya. Pero mas maganda pag mozzarella ang gamit. Then guys, pwede na natin siyang ilagay sa ating oven. Ilagay na natin sa ating oven. So guys, ito lang ang ating baked meatballs. Guys, dun sa ginawa namin kaninang red sauce at saka white sauce, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at sa aming website na cravingpanbook.com para sa complete na recipe. Thank you!